everyone. Magandang tanghali po. Ayan po, samahan niyo po akong maglakad pauwi ng bahay. So, ito po yung aking binabaybay. Ito po yung daily routine ni Inday. Ayan, isang mainit na tanghali po dito ngayon sa Hong Kong. Super init. Magandang tanghali po sa lahat na nandyan, nanonood ng ating live. Mega mega love shoutout po sa lahat. Ayan. So, pauwi po ako. Ayan, nakakahatid ko lang ng baon galing sa school. So, ayan po yung school. Eh, school. So, naghatid po tayo ng baon ng aking mga alaga. Mainit ngayon dito. Pag nasisikatan ka ng araw, mainit yung ano ng araw, sikat. Pero pag nasa malilim ka, malamig naman yung hangin. Pero pag nasa arawan ka, hindi mo matalaga maaramdam na ayan. Kaya ako, nakatanggal ako ng jacket ngayon. Hindi ako nag-jacket. Tinanggal ko yung ating jacket. Ayan, mega mega love shoutout po sa lahat ng dyan nanonood ng ating live. Ayan, thank you so much po sa pagdaan. Ayan, tara, let's. Maglalakad tayo. Sa lahat ng aking mga ano, ayan. Shout out pala kay Ma'am Coraching. Ayan, nakatulog na ako kagabi. Anong oras na hindi ko sana ano na matulog. So, kaso may pasok eh. So, ingat sa biyahe, Ma'am Coraching. Ayan. Kay Ma'am Bless. Ayan, mega mega love shout out sa'yo. Kay Sir Didi. Ayan. Mega mega love shout out po. Kay Marlon. Kay Uncle Farm. Kay sino pa ba? Marami kayo eh, hindi ko maisa-isa. Hindi ko masyadong sa ulo yung mga pangalan niyo. Kay ano. Super init. Init na araw. Mainit po. Ay! Ayan. Saan ba tayo dadaan? Dito na. Ayoko na doon umikot kasi nga mapalayo pa ako. Gusto ko sanang umikot doon. No? Kaso mainit. Pag di mainit, ano, ikot tayo doon, guys. So, ito po yung binabaybay ko everyday. Morning, lunch, and afternoon. So, 20 minutes yan. So, ngayon, naka-school bus na sila. So, after nun, pagkahapon, hindi na ako pupunta dito para pick-upin sila kasi pick-up ko na lang sila sa school bus. So, kung kailan patapos na yung klase, saka pa nagpa-school bus. Di wow. Ayan, guys. Sino po ba yung aking isa shoutout? Marami kayo guys, hindi ko maisa-isa. Ay, si ano pala, si Sir Doyeet at si Ma'am Mariter. Mariter Mix Vlog. O si, sino pa? Yung laging dumadaan sa aking mga wall. Yun yung mga lagi kong nasusubaybayan eh. Ah, diba? Marami po dito nakatambay na mga alagad ng batas. So ayan, marami po nakatambay dito na ano,
naalagad ng batas. Kasi nga, ewan, bawat kanto meron talagang nakatambay, nakaantabay na mga alagad ng batas. Ayan o, oh, di ba? Kasi doon banda is court yan doon. So, may mga bigatin doon banda. So, kailangan ano sila, isasara na naman nila yung daanan. Walang makakadaan na mga ano, ibang sasakyan, kundi yun lang, very important person ang pwedeng dumaan. O, diba? Para hindi mahaluan. So, ayan, nagraradyo yung mga ano, kontak-kontak nila. Every morning and saka hanggang alas 6 yan sila minsan, or alas 7 ng gabi. Andito yan sila. So, very safety yung nilalakaran ko kasi may maraming ano, maraming alagad ng batas. Kasi nga doon banda o, oh, ano na yun doon eh, court yun eh. Nag-live ako kanina guys doon sa aking Facebook. Ayan. Nung papunta ako. Ngayon naman ipabalik ako. Dito ako nag-live. So, di ba? Ayan, mag-comment po kayo guys. Ayan. Para malaman ko naman sino yung nanonood at sino yung babalikan ko. Ayan. Mag-iwan po kayo ng bakas. Ayan, ano na lang po yung kukunin natin. WH. Malapit na. So, isasara pala nila yung ano, oh, may kulay orange na tali. Isasara nila yan. So, ayan mga pulis. Isasara nila itong daanan para walang ibang makadaan. Kundi yung mga very important person lang ang pwedeng dumaan. O, oh, di wow. Diba? Diba, di, hindi tayo doon dadaan kasi ayan ang maraming pulis. So dito tayo dadaan. Dito ako dadaan. Maraming pulis. Hinaharang nila yung mga sasakyan. Super init. Doon sana ako dadaan eh. Kaso nga lang, madaming ano doon. Na naman doon sa amin guys. Di ba ka, nung isang araw bumaha, ngayon na naman bumaha na naman ulit. Kanina daw malaling araw, bumalik na naman yung baha. So super lalim yung baha. Kasi nga walang tigil yung ulan. So meron na namang ni-rescue, pero meron din pong iba na nagbuwis ng nabuwis yung buhay doon sa baha. Ayan, na may namatay. Kawawa. Bata pa naman. Kasi nga, wala ng tubig, eh, hindi naman in-expect nila na, ano, babalik pa yung baha, so, kawawa. Yung iba, nagising na lang na yung kanilang mga higaan ay basa na pala. O, diba? Baha pa rin sa amin hanggang ngayon. So, kawawa yung mga palayan. So, mamaya, meron po akong i-upload
na mga palayan. So ayun po, marami pong mga pulis doon na nakatambay. Marami pong pulis doon nakatambay doon bandaban. Ayan. Sasakyan yan ng mga pulis. Oh. And doon, marami pulis na nakatambay. Ayun, maraming pulis na tumatambay doon. Nakaabang. So dito merong dalawa. Yan, dalawang pulis. So doon banda, yan, marami. Mayarami yan sila, guys. Doon banda. Mega large shoutout po sa lahat ng nandiyan. Thank you so much sa pagdaan, guys, sa ating live. Maraming maraming salamat po. Inaano ko po na makuha ko yung aking WH. Ang hirap kunin yung WH. Diba? So, laban lang. Everyday live. Kaso nga lang, hindi ako makapag-live ng mahaba. Kasi nga, gawa ng my work ako. At saka, lagi akong umaalis. So, kailangan yung cellphone ko is laging full charge. Kasi nga, kailangan pag nasa labas ako. Ayan, ayan, yung building na yan, ano yan eh, court. Kaya maraming pulis nandito. May mga media. Tapos yung dumadaan dyan, hinaharang para, ayan, walang dapat dumaan dyan na iba kundi mga bigatin. Very big bigatin. Mga very important person. Ay! Hello po. Oh, you understand my language? Oh, thank you so much. I'm a from Philippines, but I'm here now in Hong Kong. Thank you so much. Ayan, my jacket ka na. Only English and Hindi ang hindi mo alam. Oh, oh, oh. So sad naman. So you practice Tagalog. Very easy to speak Tagalog. Philippine language. Very, very easy, guys. Yeah, thank you so much. I'm going home now. Wow, manunusplid ako dito. Mayroon palang ano nanunood. Manunusplid ako dito, guys. Hindi pa naman ako marunong mag-Ingles. I'm walking, going home now. I'm going home now. I'm go to school, but now I'm going home. Just I bring lunch back in my... Iko. Pwede pa magsalita ka na lang ng Cantonese kasi mas magaling ako mag-Cantonese. You know how to speak Cantonese? You can speak me Cantonese. I can speak also. Yeah, and then I understand how to... Hello po! Hello everyone! Mega mega love shoutout po sa lahat na nandyan. Kung kailan ako patapos, saka pa kayo nandyan. Nagko-comment kayo dyan. Thank you for support my channel, guys. Ayan. Yeah, I'm here now in... Ayan, this one. You know how to read this one? Some show po. Ayan, I'm here now, walking. Just walking.
Thank you so much, guys. Yan. Let's connect to each other. Sunday, I have live. So, my language is very nice. No. Yeah, Philippine. Very nice language. So, you can speak Tagalog also. Bakit lagi lang hindi yung gusto mo? Hindi. Yeah, you can speak Tagalog. You can practice. You can see in YouTube. So that's why you can know how to speak Tagalog. Right? Yeah, Philippine is very nice. Philippine people. But now, Philippines now is very higher flood in my house, in my home, in my country. Oh, yeah, oh, binanggit ko na lahat. Nice to meet you rin. Sayop, my friend. Ayan. Thank you so much sa pagdaan at pag-full support sa ating YouTube channel. Please, share my live, guys. I-share nyo po yung ating live. Nanonosebleed ako dito. You're Indian, so I have so many friends here in Indian also. In Hong Kong. So I have friend here. When I walk in, always go together. My friend. So, you know how to speak Cantonese, right? Because many Indian here can speak Cantonese. So, that's why I can talk with here. Yes, so many Indian here in Hong Kong work. And then, when I walk, go to school, have so many friends in Indian friend. You know how to speak Cantonese, because so many Cantonese, so many Indian here know how to speak Cantonese. Yeah, because I'm very good in Cantonese. Yes, every day I go to school, bring lunch back. Every day I prepare the food, and then I bring lunch back to the school. I deliver 2 lunch back every day. So that's why I have so many friends in the school. Also, mini nanny bring lunch back in the school. Pasensyahan mo na yung aking English, kasi nga may halo-halo akong Cantonese, kasi nga matagal na po akong ayan. Kasi mas nahasa ako sa Cantonese ngayon dito, kasi yun yung language. Kaya nga sabi ng madam ko, don't speak Cantonese, because pinapa-speak na naman nila ako ng English, kasi nga alam ko na daw yung Cantonese. Pinapa-stop na akong magsalita ng Cantonese. So ngayon, pinapaaral nila sa akin Mag-aaral na naman ako ng salita na kasi nga pupunta akong pupunta tayo ng ibang bansa. Magka-Canada ako, guys. So pagkatapos ko dito, lipat tayo sa Canada. Oh no! Wow, my language is nice, but you not understand? Very easy, yeah. So easy, yeah. Pag sinabi mong, kumusta ka? Hello, how are you? Hola. Sama mo ako sa Canada, yes po. So nandito na tayo sa aming building. Paakyat tayo. Isasama ko po kayo sa Canada, siyempre. Magka-Canada ako.
this coming April. Yeah, network problem. So we are here now in the kitchen. Network problem. Yes po, network problem. Dahil nag-elevator tayo, so I use elevator, so my network close. Eh, malunos bleed ako sa iyo. Diyos mio, Marimar, huwag ka na mag-ingles. Ala ka dyan. Yeah, I just arrived in home. So, I can make a little Chinese medicine. I make Chinese medicine. So I give the pop, no, bubbles. So yan lang. Breakfast. Now is lunch. So, oh, in India is breakfast. So now is lunch. Yeah, I make Chinese medicine. Yeah, I'm okay. But I'm sick 3 months. Yeah, 3 months. Hello, Mega Mega Love. Shout out, Marlon. Nawala ka dun kagabi kay ano, Ma'am Corachin. Please connect to each other, guys. Ayan, connect nyo po yung ano. Ayan, dikit po kayo kay Marlon. Nanonosebleed ako dyan, Marlon, oh. Diyos ko, Mio Marimar. Yeah, 3 months. I always go to doctor. But now I'm okay. A little bit, like, colds and then running nose. Natulog. Ako naman, iwa kagabi, alas dos. Yung premiere ko, Diyos ko, na wala. Anong oras na kami umuwi kagabi? 11:20. Eh, sabi ko, may premiere pala ako 11, so nag-play na siya. Hindi ko maano yung aking ano eh, premiere kasi nga kakarating namin, so naligo pa kami, so nag-antayan hanggang sa tagal nilang maligo, alas 12, hindi pa ako nakaligo. So kailangan maligo bago matulog. So yun yung ano dito, kailangan talaga maligo. Oh, thank you sa pagbaba. Sabi ko na ko, imbis 11 PM ko, inano kasi sakto yun eh, kay Ma'am Corachin. Kasi pag hindi kami sa labas kumain, we not eat outside, we not eat dinner outside, so, naibaba ko yun kay Ma'am Corachin. Naibaba ko yun kay Ma'am Corachin, yung aking ano, length ng premiere. So, buti nakita mo yung aking premiere. Thank you so much, Marlon. Sabi ko, naku, yung premiere ko. What happened? Anong oras na? So, gabi na kami kasi nga first day of February. So, kaya namigay ng ano, yung red ano ba. Tapos, yan yung mga ano nila dito, yung tradition. So, namigay yung aking amo doon sa kanilang mga family. So, dahil ano na eh, coming Chinese New Year na. Oo, kasi 11 yun eh. Sabi ko, sinit ko pa. Dapat yun kahapon is
5 p.m. sabi ko, ay wag na kasi alanganin din 5 p.m. So sabi ko kay Ma'am Kuratsing ko iaano yung aking aking premiere. So hindi ko na anuhan yung mga iba doon, walang jacket yata. Kawawa naman. Sabi ko, next time pa. Hindi ko kasi alam na ano, nakakain kami sa labas. Nung nag-message si Madam, ayan, nosebleed to si ano eh. Ayan o. Oh. May bagong bisita ko, ayan, si ano, Bibik Yadav. Taga India daw yan siya eh. From India. Bibik Yadav, ayan, please connect to Marlon. Connected sa other guys. Tingnan yan. Please connect po Marlon, guys. Sir Marlon. Bumaha na naman sa amin. Kawawa naman yung mga palay, eh, wala na talaga kaming ma-harvest. Kahapon, bumaha. Tapos, mga albandang alas 6 ng gabi, ayan, wala nang baha. E nung kinamadaling araw, ayan, mayroon na namang baha. Oo. Sabi pa ni Sir Duyet, sabi niya hinanap daw nila ako doon sa ano ko premiere. Sabi ko, nako, sorry talaga, hindi ko na anuan. 11:20 na kami dumating eh. Nakaligo ako, imbis na antok na antok na ako. Pagkaligo ko, hindi na ako nakatulog. So, nanood na lang ako ng live ni Ma'am Kuratsing. Nanood ako sa live nila hanggang sa ano. Nasa Manila yata si Ma'am Kuratsing ngayon. Oo, ni Bebek. So, yung gagawa na nila. Maggagawa ako ng ano. Ngayon, walang dinner dito. Kami lang ng alaga. Kung buti naman. Bawas trabaho ko. Mainit ngayon. Baliktad naman doon sa Pinas. Sa amin, panay baha. Diyos ko. Wala na talagang maharvest yung mga palay. Lalo na mayroong mga bunga na. Pilyar na naman ako, dai. Sayang yung finance. Wala tayong financing. Financing ng palay ba? Dyan na sa Pinas. Sa amin walang tigil yung ulan, super lakas pa. So pag nasa sa bundok, yung tubig sa bundok, ayan, papunta sa amin. O kaya yung baha, malalim. So yung mga mababang lugar, yung mga mababa yung ano ng bahay, ayan, mayroon na naman ni-rescue. Mamaya, mayroon na naman akong iyano. Kasi nga, nabigluhan ng aking husband. Nabigluhan niya na, ayan, nire-rescue yung aming kapitbahay na naman. Kasi nga, hindi naman nila in-expect na babalik yung baha.
kasi natapos na yung baha. So, pagkatapos ng baha, malamig yun, di ba? So, sa labas naman sila, nag-evacuation sila eh. So, nung natapos yung baha, nalinis yung bahay, bumalik sila ng bahay. So, ayun. Kawawa lang yung mayroong namatay. Oo, kahapon yun. So, ngayon, mas malalim pa yung baha ngayon. Kahapon yun, bumaha, diba? Tapos, nung na, ano na, wala nang baha. Ayan, bumalik na naman daw kaninang madaling araw. So, kawawa yung mayroong namatayan dun eh. Kasi nga, natulog sila. Kasi nga, wala nang baha. Nung pagising, meron na naman tubig. So, mga bata, ba, kawawa. Yung ibang ano, na landslide. Sa amin yun, sa likod ng bahay namin, buti na lang yung, hindi ako nagsisi na ganun yung pinagawa kong bahay. Kasi nga, nung dati, yung bahay ko, ayan, lubog talaga sa baha. So, ilang tambak na ano yung nilagay ko doon. Yun nga, okay lang maglinis na. Yun nga, kawawa nga yun, bata pa naman yung namatay. Lapit lang sa amin yung namatayan. Hindi nila expect na bumalik yung tubig. So, yung pagbalik ng tubig, malakas yung tubig. Yung iba, paggising nila, yung ano nila, katre nila, yung mga ano nila, basa na. So, may tubig na. Buti na lang yung kapatid ko, maagang gumigising. So, yung sabi niya, ginising niya yung mama ko, sa baha. Baha ulit. Bumalik yung tubig. So, yung mga hindi handa, ayan. Oo, ngayon, baha na naman dun sa amin. May ni-rescue nga eh. Kawawa. Ang daming ni-rescue. Kasi na, hindi nila in-expect na babalik yung baha. Kawawa. Yun ako naawa sa namatay. Kasi bata pa siya eh. Kasi ano lang, kawawa yung, siyempre not expected nila na babalik yung baha. So ayan. Wow! Sabi ni Bebek, thanks Marlon. Wow, may pa-banana si Marlon. Sana all may banana. Ano na lang inaano ko eh. Yung WX ko. Tagalponin, no? WX. Hirap kunin yung WX. Okay na yun, at least meron, di ba? Wow, bibigyan ka lang na, ng ano ni Marlon, 20 banana. Oh. Paano ba magbigay ng banana? Hindi ko rin alam eh, paano mamigay ng banana. Pag mamoney lang, di ba, pwede makapamigay ng banana? Kasi gusto kong magbigay eh. Nga eh, WSA kulang ko. Pero, ayan. Makakarating din ako doon. Makukuha ko rin yan. Tiwala lang. Diba? Tiwala lang. Magawa ko ng Chinese medicine. Hirap pala. Kunin yung ano.
Ayan yung kay Joker, no? Hindi pa siya na ano. Sana matanggap na siya. Hindi pa na money. Daan din yan lahat naman eh, ha? Lahat naman eh, makukuha yan pag meron kang tiyaga, diba? Kaso nga lang, hindi ako kagaya kay ano na, ayan, mataas yung live. Sa akin eh, pakunti-kunti lang. Kasi nga, ayan, may trabaho ako. So, kailangan, priority yung trabaho. Ano lang ito eh. Parang part-time ko lang siyang ginagawa. Marami nang na ano na morning. Si Panther pala at si ano si iisa lang pala yun si ano alam ko na si Joker nag-comment siya nang nag-comment dito nung nakaraan nag-live ako sabi ko ikaw ba si ano si Joker inamin tuloy at ko daw nalaman kasi puro patawa yung mga ano na eh. Yan nga, nalaman ko. Sabi niya, bakit ko daw nalaman na si Joker at si Panther isa. Sabi ko, siyempre, kinikilala ko bawat lahat ng mga ano ko. Bagong kaibigan ko. Ang bilis ko daw nakilala eh. Eh, yung comment niya kasi, maano mo, mabilis mong makilala yung mga comment niya. Panay patawa. Panay pang asar. Ay, ganyan kasi yun, oh, naka-bubbles-bubbles yung aking, ano, yung saan na daw ako, hindi daw ako lumulutang, nagtatago daw ako, sabi niya. Nagtatago, siyempre meron akong ginagawa. Bakit daw ako naging bula? Gusto nito si, ano, sabi ko, ikaw ba si ikaw Panther? Ikaw ba si Joker? Ay, iisa. Sabi niya, oo, isa daw. Bakit ko daw nalaman? Kasi yung mga comment niya eh. At saka yung comment niya doon kay Ma'am Kuratsing, puro pang asar at pang ano lang eh. Patawa. Siya lang din nagko-comment ng ano ko noon. Nung isang araw yata yun. Nung nag-live ako. Walang kurente doon sa amin ngayon. Kasi nga, naabot na daw yung ano ng power ng kuryente. So, kailangan nilang i-off yung kuryente para walang madiskrasya. Kasi nga, puro tubig na yung ano doon. Sa tagong din, meron din marami ng tubig sa tagong. Papunta na doon yung tubig. Buti na lang talaga hindi ako nagsisi na paggawa ng bahay na ano mataas. Kasi, ayan, safety yung akin. Yung adunakins, nung maliit pa yung bahay namin, lubog talaga. Bubong na lang nakikita nung ano, nung hindi pa ako pumunta dito sa Hong Kong. Ayun yun, lubog talaga sa ano yung bahay namin, tubig. Kaya nung nandito na ako,
So yan yung ginol ko na magtatambak na magtatambak ng lupa para tumaas yung aming bahay. Para hindi pag magbaha, hindi kami lubog sa tubig. Ano so, napagdaanan ko yun eh. Okay lang po. Okay lang ano, Marlon. At least nandyan ka. Nakatambay. Oh, inano ko talaga. Lubog talaga kami sa ano. Yung experience ko na yung nabahaan kami. Yung ano ba yung baha na yun na maraming namatay? Doon sa ano. Yun yung pinakamaraming Yolanda yata. Inaan. Basta maraming namatay doon. Doon kami na ano eh. Doon ko inano na nung pumunta ko dito sa Hong Kong, ayan. Inano ko talaga, ginol ko talaga na unti-unti kong improve yung aming ano. Kasi bawat taon, ayan, mayroon talaga siyang baha. Hindi talaga nawawala yung baha every ano, December, January, ganun. Yung baha. Lagi talagang dumadalaw sa amin yung baha na yan. Yeah. Ayan, inano ko na kahit papano may mabago. Sa tulong ng Panginoon, ayan, nakuha ko rin. So ngayon, nagpapasalamat sila na hindi na daw sila nababahaan. Nasa ano na lang. Safety na yung mga bata ba? Dati, nasa duyan na lang yung mga bata, yung mga anak ko maliliit pa sila noon. Nako, nasa duyan na lang, nasa duyan na na ano, sinasabit sa duyan kasi maliit pa sila. Bubong na lang talaga nakikita. Tapos yung mga hayop wala na. So maraming nagsabi sa akin na bakit daw ako nagpagawa ng ganun kalaking bahay at kataas. So yun po yung dahilan bakit ako nagpagawa ng ano. Kasi ayaw ko yung mga anak ko na ayan, lubog kami sa baha. Tapos, ayan, muntik na malulod yung husband ko nung ano, na bumaha nung malakas na baha. Yung maraming namatay ba? Bagyo doon sa amin, hindi kami masyadong natatamaan ng ano doon. Walang mga ano-ano. Kaso nga lang, pag ulan-ulan lang ganyan, meron. Pero pag bagyo, walang ano sa amin. Kasi nga, sa Davao, ano, hindi bihira lang yung ano ng bagyo eh. Sa Manila talaga yung ano, at saka sa ano, ibang lugar. Doon sa amin banda, wala kaanong ano, bagyo. Yung baha lang talaga yung maraming namatay. Doon ako na ano eh. Kasi ayaw kong matulad din doon yung mga lalo na yung naanod lahat yung mga gamit namin noon. Naanod lahat. So doon ako nag ano. Kaya ako nagpagawa ng ganoon na bahay. Sabi ng iba, bakit ako nagpagawa ng ano. Hindi naman nila pira yun eh. Pira ko naman. Yun po yung dahilan bakit ako nagpagawa. Kasi ayaw kong matulad. Kasi every year na lang merong baha. Ilang beses nagbabaha sa amin. So, yan. Ginawa ko yung safety na yung family ko. So, ngayon maraming nagtulad sa amin. Oh, Yolanda yun. Maraming namatay doon sa amin. Mindanao. Doon. Yun. Tapos yung tubig pa naman yun. Putik yun eh. So, yun, doon ako na ano. Yung mga anak ko, sinabit na lang sa ano, sa duyan, at saka gumawa kami ng papag sa taas, tapos muntik nang maabot yung ano, bubong namin. Buti na lang nakalikas kami doon sa ano. Hirap talaga ng bahain. So, nung nandito ako, pinatambakan ko ng ilang tambak na lupa. Ayan. Pinalagyan ko ng bako.
para yung lupa hindi pag magbaha nandun lang sa amin, hindi na ano. Pero yung sa harap namin pinasimento ko lahat yun para pag magbaha hindi sila mahirapan. Yung anak ko lang naman makikinabang dun eh. Na anak ko ano pa eh, nasa mother ko ngayon nag-stay. Ginulis talaga namin pati yung sa mama ko, ano, tinaasan namin yung bahay nila kasi na every year na lang ganun, walang pagbabago. Pag mayroong ulan, malakas na ulan, ayun, baha. Buti wala kang work. Ay, day off mo pala, di ba? Alam ko pala day off mo kasi nakikinig ako kay Ma'am Kuratsing eh. Day off ni Marlon ngayon tapos ang agagang natulog. Ay, ganun pala yun. Day off ni Marlon. Sa akin naman Sunday yung day off ko. Minsan walang day off. Lalo na ngayon, magcha-Chinese New Year. Day off mo. Oo, alam ko yun na day off mo. Gusto kong kumain ng ampalaya kaya ayan nagluto ako. Maaga ka umalis. Ewan ko, sino kaya dadalawin ni Ma'am Kuratsing? Hindi ko na. May dadalawin daw si Ma'am Kuratsing eh. Kumain ng ampalaya guys, kaya ayan, kahit late na yung tanghalian ko, kaya kong kumain ng noodles. Nakaluto na ako ng lunch pero ayan, hospital pala. Oo, naano ko na mayroong na hospital pero hindi ko alam sino yung dadalawin niya. Sabi niya mga Saturday, hindi pa daw siya magkaano. Baka mamaya wala siyang live. Ikaw na lang mag-live. Natatapos kasi ako sa trabaho, ano eh. 11, isang 11:30, ganoon. Kaya pag nagla-live si Ma'am Kuratsing, ayan, nasa dulo na ako. Gusto kong manood sa start na live niya eh. Kaso nga lang, ano, may trabaho pa, hindi pa tapos. Sabi niya wala, iwan daw niya basta baka hindi daw siya makapag-live at saka sa ano, Saturday yata ng gabi kasi pauwi daw sila niyan eh. Pauwi daw sila niyan, so nasa biyahe sila. Yun yung sabi niya eh. Yung kung sino magla-live mamaya. Baka ikaw, mag-live ka, si Sir Do It. Sila Ma'am Mariter. Mag-ano ako mamaya eh. Manood ng mga live ninyo.
Oh, sa'yo yan. Ay, nilagyan ko ng jacket. Ayan mo na. Pwede pala yung mga ganyan. Hindi, inaaral ko pa kasi yung aking ano eh. Nagpapaturo pa kasi hindi pa ako alam eh. Hindi ko alam pa yung mga paano-ano. Nung November ko pa lang ito, inano talaga siya na ipagpatuloy. Matagal na to, nasa 5 taon na tong ano ko. Pero, ano lang, ginawa ko lang siya, mag-post lang ako ng kung ano gusto ko, yun lang. Salamat, Mardon. Thank you sa pagdikit. Ayan. Matagal na to yung aking ano EYT. Kaso nga lang, hindi ko sineryoso. Nung November lang eh. Kasi, parang nawalan ako ng ano dun sa aking page. Ayan. Kasi ninako yung page ko, Marlon. Iniyakan ko yun eh. Nandun na lahat eh, yung page. Nandun na lahat. Nasa 45K na yun eh. Yung page ko, kumikita na yun. So, nag-start na akong namigay noon. Instead na happy na ako kasi nakakapag-share ako noon sa mga kabataan na doon sa amin na ano, namigay ako ng mga, nung umuwi ako noong April, namigay ako ng mga school supplies doon sa amin. Noong pag kami, kasi naka-apat na ano ako noon eh, naka-apat na sa Huran. So, nung pag kami, ayan, ninakaw yung ano ko, page ko. So, naiyak talaga ako noon. Hindi ko talaga maano na merong taong ganun. Nagnakaw. Ayaw ko. Ninakaw yung page ko. Nasa 45K na yun eh. Lahat nandun na. May live ads. Meron yung live ads eh. May subscriber yung subscription yung ano ko, mayroong stream ads, mayroong reels. Nandun na lahat, pati star. Kumikita na ako doon. Kunti-unti kasi yung kita ko, ayan, pinamahagi ko rin doon sa ano. Mga kabataan doon sa amin. Siyempre, namigay ako doon. Nga, yung mahirap kasi wala pa yun si Lolo Mita. Eh, 6 years ko na yung trinabaho. Ano ko na talaga yun. So, nung in-apply ko kay Mita, ayun na, nawala na lahat ng memories ko doon, nandun lahat. Kasi nga, meron akong online na ano. Meron akong tawag nito. Online na negosyo. Hindi ko na lang i-English kasi meron akong tenga dito at saka ano. Meron akong online na negosyo. So, ayan. Ninakaw. So, iniyakan ko yun. Hindi ako makakain noong May 22. Hanggang sa, ayan, hanggang naka-recover ako. Nung na-ano ako dito sa ano, sa Whitey, kasi may nagsabi sa, no, hindi na ako nag-focus dun sa ano ko, sabi, iniyakan ko, so dito ako, nagtago ako sa dito sa Whitey ko. Kasi, ano, so, nung nag-post ako nang nag-post hanggang sa, ayan, November, ano, matagal din ako nakamove on eh. Ito ngayon, meron pa konti. Doon lang ako na ano kasi may mga tao talagang ganun. Hindi na lang gagawa ng sarili nilang page. Pero ano siya, di niya makukuha pa rin yung ano ko. Kasi nga, nauna ako nagbigay ng aking tax at saka ano doon eh. Sinubmit ko agad kay ano eh. FB yung aking ano. Kaya ngayon, ayan.
kahit na anong gawin niya noon, hindi siya makakakuha ng earnings noon. Pinablock ko kay FB, ewan ko kung green na, pero sabi ng ate ko, ayan daw. Yes, 6 years ko talagang pinaghirapan niya, hindi, wala pang yung mita-mita na yan. Kasi nga, may negosyo ako. May negosyo ako dito na online. So, ano ba yung M-Global? Diyan ako na ano sa M-Global. Ano po, member ako niyan. Kung dumating, na-monetize ako kay, ano, sa page ko. Yan naman. Nakasahod ako ng 4 na sahod. Happy na ako kasi nga nakakatulong ako sa mga tao. Lahat ng mga alaala ko doon, binura niya. Tapos pinalitan ng mga video niya. Ano siya? From Thailand yung nagnakaw ng ano ko. Ng page ko. Oo! Malaki ang sahod ko doon kasi nga nandun na lahat. May lives ad ako doon. Kasi lagi ako nagla-live doon eh. Ano ko, nagpro-promote ako doon ng aking ano eh. Meron nga nagkwenta kasi first time ko, pinost ko sa ano ko, di ko yung ano ko eh. Pinost ko yung ano ko, sabi nila, wow, ang laki ah. Pa-start pa lang. Nga, pati nga, mga kapatid ko hindi nakapaniwala na ganun kalaki yung ano ko. Mga nag-ano sa akin. Tapos may mamigay pa doon ng mga patala-tala. O, diba? So, nung hinanap nila ako, so ngayon, nahanap nila ako. Nahanap nila ako sa aking bagong ano. Sabi ko nga eh, pag tuloy-tuloy na, mag-aano ako dito, mag-i-stop ako sa aking pagiging ano eh. Pagiging OFW. Wow. Salamat. Ayan, salamat sa tulong ninyo. Oo. Matagal na rin to yung ating YT. Nasa 5 taon na. Kung kailan ko ginawa to, yung page ko rin, dito rin. Nauna lang yung page ko. Pero magkasing ano lang sila eh. Wow, salamat Marlon. Sa banana. So ngayon, dito ako nakapokus na nasa ano, sa YT. Kasi hindi lang naman ako, ang sabi ng ate ko, hindi para sa'yo yung ano nandun. So baka nasa YT yung ano mo. O diba? Nandito yung ating ano. Daming nang hinayang noon kasi nga ako tumulong din ako doon sa mga nagbigay ako sa school ng ano yung project kinaanuhan school year end na nagtaka na lang ako binigyan ako ng teacher ng award
Diba? Wow, sana all naka 1 year na sa malaki na sahod mo. Kano sinasahod mo dito? Sana makatry din ako, no? Magaya rin ako sa inyo. So, pag na-money ako, ayan. Ilang ano mo yun? Ilang months binort up? Oh, sayang talaga yung akin. Napakasayang. Maraming nanghinayang nga eh. Kasi nga, nag-start na ako namigay doon sa barangay namin ng mga pakunti-kunti lang, mga ano lang. At least meron. Buti yung last sahod ko, nakuha ko pa. Nasa 200k yun eh, yung last sahod ko. Pero yung iba, hindi ko na nakuha. So, magkano yung nakuha mo isang beses? Ano ba yun? Pag may ads yung ano mo, doon ka rin, kikita ka rin. Mamuni rin ako kagaya sa inyo. At makapasa, mamuni ka nga. Hindi naman makapasa, Diyos ko. Pag wala namang violation, makakapasa yan. Diba? Makapasa tayo niyan. Ngayon sana, April, ayan, mamigay na naman sana ako kung tuloy-tuloy yung ano, kasi ngayong April, uwi ako Pinas. Ano lang ako doon, magbakasyon. Noong 2023, dalawang beses ako umuwi ng Pinas. Oh. April at saka July, namigay lang ako doon. Ng mga kabataan. Yan nga lang. Yung July, nakuha ko pa, so, ay nung ano, yung last sahod ko, nakuha ko pa. Nung pagka-July, yun yung inano ko, pinamigay, pinamahagi ko dun sa mga kabataan. Maraming nanghinayang taga sa abit. Kung sila nanghinayang, mas lalo na ako, ah. Kasi nandun lahat yung ano, di ba, alin na sana ano, mga customer ko ba nandun. Ano lang, magbabakasyon lang ako. Kaka-uwi ko lang ng July, ay April at saka July eh. So, magbabakasyon lang ako 7 days. Doon sa ano. Kasi walang tao dito sa bahay, so papauwiin nila ako. Punta sila ng ano eh.
magja-Japan sila. So ako naman, napuntang Pinas. Uwi ako ng Pinas. Kasi nga, bakasyon ng mga bata. So, habang bakasyon daw para makagala ng bata, nagagala daw ng mag-asawa. Kasi pag pasukan na, ayan. Oo. Hindi ako kasama sa kanila. Sila lang. Oo, sila lang naman bumili ng ating anong ticket. Nung July, kaya ako nakauwi nung July kasi binilhan din nila ako, ano yun eh. Birthday ticket ko daw yun eh. Dahil pa-surprise sila sa akin. Pa-surprise pa sila. Surprise birthday ko daw. Na surprise din yung nasa sa Pinas pag uwi ko. Lapit na ako mag-purgod. Anak ko tatlo, puro lalaki. May panganay ko, 16 years old. May 13, so magka-college na yun yung ano ko. Yung bunso ko nasa grade 5. Ang iniwan ko pa lang siya, ano na siya eh. Nasa kinder pa lang, ano pa lang siya, K1. Ngayon grade 5 na. Yung bunso ko. Pupugod na ako kasi matagal na ako dito sa ano sa Hong Kong. Pero yung alaga kong ano, isa, sabi niya, hindi daw ako pwedeng umuwi. Kasi nung sinilang siya, pinanganak siya, ako na nag-alaga. Thank you.
Hindi ah, hindi nga nila ako tanggalin dito eh. Pag natanggal ako dito eh, maraki yung babayaran nila. Malaki yung babayaran nila pag natanggal ako dito. Kasi nga, matagal na ako sa kanila. Sabi ng alaga ko, hindi daw ako pwedeng umuwi. Nasa ano na ako eh. Magti 10 years na ako dito eh. Matagal na.
Agoy, nakaidlip mi host. Okay lang, Marlon. Matulog ka na kasi ano. Ayan, rest day mo nga ngayon eh. Hindi natin ang jacket yan. Si Rose Prill. Hello, Rospel Bernales. Ayan, thank you so much for ano, sa pagdaan ng ating bahay. Ayan. Okay lang ano, Marlon, ayan. Magbababay na rin ako kasi paano na rin ako eh. Pababa na naman ako ng bahay. Magpipick up ako ng aking alaga. So, kailangan eh, ano. Okay lang ano, kasi mag-i-end na rin ako eh. Kasi bababa rin ako. Magpipick up ako ng aking mga alaga, ayan. Kasi ngayon, Friday, maaga silang ano, magang uwian ngayon, basta Friday, hanggang alas 2, ano lang sila, 2:50, ng, ano, yung uwian nila, so, mag-aabang ako sa kanila sa baba, so, mag-i-end na rin ako, ayan, salamat sa inyong pangapag, ano, dito guys, sa pagtambay sa ating channel, ayan, pag nataon na, ayan, hindi ako busy at naka-live kayo, ayan, pupunta rin po ako dun sa inyong mga live. Ayan, support to each other lang po tayo, ayan, magtulungan. Para, ayan, makuha natin yung ating mga minimiti. So, ayan, magbababay na ako, guys. Thank you so much for watching.